kami kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Happy Healing Morning mga kapatid at sa ating mga manonood sa San Fernando, Pampanga na kamakailan lamang po ay nagdiwang ng kanilang annual Giant Lantern Festival para po yan sa nalalapit na Kapaskuhan syempre. Mayapayabak po sa ating mga kapatid sa Pampanga at mga kapatid, napakaganda pong makapanood ng Lantern Festival nila no? Dahil kilala po ang taga San Fernando, Pampanga sa kanilang mga magagarang parol na punong-puno ng kulay at mga ilaw. Lalo na po kung malinaw ang mga mata mo, kapatid. Malinaw nga ba? Sige nga po, subukan po natin ha. Maliwanag at malinaw niyo po bang napapanood ang Hilinggaling sa inyong mga telebisyon? Okay, kung malabo po, reception lang po kaya ang problema o baka naman ang mga mata niyo na? Dahil ang episode po natin ngayon ay tungkol sa paningin o eyesight. Subukan po natin ang isang exercise kung parehas na malinaw ang inyong mga mata. Okay, ready na po. Tumayo po kayo ng mga apat na hakbang mula sa inyong TV. Now na po, now na. Alright, ayan. Tumingin po kayo sa akin. Alright. Ngayon, takpan niyo po ng isang kamay ang inyong kaliwang mata. Ayan. Nababasa niyo po ba ang mga katagang Hilinggaling sa TV? Ayon. Ngayon, takpan nyo naman po ang inyong kanang mata ng ganyan, no? Kasing linaw pa rin po ba ng kanina ang inyong paningin? Kung magkaiba po ang linaw ng inyong paningin, ibig sabihin ay hindi na po pantay ang focus ng inyong mga mata. Maaring mas malabo ang isa, mas malinaw ang isa. Pero ang kondisyon po ng ating pasyente ngayong araw na ito ay medyo kakaiba, no? Hindi po siya nakakakita kapag nakatingin siya ng diretsong katulad nito. Kailangan niya po munang itagilid ang kanyang ulo dahil sa patagilid po na paningin lang siya nakakakita ng mabuti at walang masakit. Pag nakatagilid po, okay ang kanyang pagtingin. Pag nakadiretso po ang mata, masakit daw po ang nararamdaman. At ngayon, speaking of nakikita, teka, nakikita ko sa aking gilid. Naabala naman ang ating wellness chef sa kanyang wellness kitchen. Happy healing morning, Chef Tristan! Happy healing morning! Nagluluto kay nakatakip ang mga mata. Ano ba yan? Sinitong ko lang po yung sinasabi, Doktor. Ay, very good. Okay. O ano naman ang resulta? Malinaw pa? Ngayon po, wala pa. Eh, nakatakip ang mata mo. Paano ka naman makakakita? Okay. Good, happy healing morning, Doktor, at sa ating mga kapatid. Happy healing morning. Isang maliwanag at malinaw na umaga sa ating mga kapatid. Hinahanda ko ngayon ang isang recipe na magpapalinaw ng malabo. Vitamin A, overload tayo sa lulutuin natin ngayon. Meron tayong carrots, kamoting dilaw, at bell pepper. Siguradong magugustuhan niya ng ating pasyenteng chikiting, Chef, si James Avila, ipapakilala ko sa iyo. Tunghayan po natin muna ang kanyang kwento. Hi, ako po si James Bennett Avila, nakatira po sa Daum, Balakat, Pampanga. Ang taon ko po ay 11. Ako naman po si Carmelita Gakuya, doon din nakatira sa Daum, Balakat. Ito po siya, apo ko. Siya po'y masipag, maalalahanin, at
halos lahat ng gawain sa bahay, ginagawa niya pag gising niya. Lalo pag Sabado at Linggo, nasa bahay lang mo siya, hindi umaalis sa bahay. Pagka mamalingki ako, sasamahan niya ako. Siya taga-bit-bit ko. Ayun yun, pagka nagbabasa ng Bible, tapos yung pagtapos niya ng Biblia, magagadget na siya. Tinitignan niya yung mga nasa internet na assignment niya. Minsan naglalaro siya, ganun. Masipag siya pumasok. Kasi hindi siya lumaki sa akin eh. Nung kinuha ko sila, diyan ko na sila pinag-aral. Doon ko napansin yung mata niya. Sa tuwing nanonood siya ng TV, lagi nakatagilid na ganyan, nakakulubot pa yung noo. Pinapalayo ko. Sabi ko, lumayo ka dyan, ang lapit-lapit mo. Lalayo ng konti, pag wala na ako, lalapit na naman. Hinahalikan na yung TV, nakaganon yung mata. Nahirapan din po kapag ganon po yung paningin ko. Po, hindi ko po masyadong nakikita yung ano, yung maliliit na letra. Dito, tapos yung sa loob po ng ano, mata. O, tinanong ko yung nanay, nung bang maliit siyang ganyan na ang tingin? Sabi ng nanay niya, paunti-unti, ante. Eh, bakit lumala? Eh, wala kami, ano, sabi niya ganun. Doktora, kami po ng apo ko. Nakilala ka namin dahil sa pamangkin ko. At alam ko na nagpapagaling ka. Sana nga po, matulungan mo tong apo ko para makakuha kami ng gamot sa'yo. Matulungan mo siya gumaling. Kasi matagal na siyang nahihirapan sa mata niya eh. Salamat po. Alam niyo po mga kapatid, ayon sa mga pag-aaral, napakahalaga po ng formative years ng bata mula sa pagka-baby hanggang sa early childhood para po sa pag-develop ng eye muscles. Ito po ay dapat na tinutulungan ng tamang nutrisyon at tamang activities na makakapagpalakas ng kanilang mata. Pero paalala natin sa mga bagong mami, no? Yung mga baby pa lang po ang kanilang mga anak, eh tuwan-tuwa nang ibinibili ng kung ano-anong laruan. Sandali lang po, lalo na yung mga mahilig magbitin, no? Sa ibabaw ng crib ng baby, sa may ulunan. Nako, napapansin niyo po ba, minsan parang naduduling ang baby. Kasi po, sa kanilang edad na napakamura, ang muscles po ay nagsisimula pa lamang ang muscles ng kanilang mata na matutong ma-recognize yung kanilang nakikita, no? So, wag po nating i-overload naman ang napakaraming dapat tignan ang mga bata. On the other hand, ngayon naman, pag nakikita po natin ang mga nanay, parang hindi napapansin. Yung mga bata, puro sa tablet na lang, nakatingin, no? Ito naman po, eh kulang naman yun sa movement ng mata, kulang ang ehersisyo ng mata, kung palaging dun sa hawak na tablet ng mga bata sila nakatingin. So, gawin po nating holistic ang approach, no? Sa pagagamot sa mata. At sa episode po nating ito ay palilinawin natin ang malabo. Sa Hiling Galing ay may natural po na paraan para manumbalik ang kalusugan ng ating paningin. At yan po ang inyong abangan, kaya walang lipatan. Dito lamang sa Hiling Galing sa TV Year 2. Ang tanong, hi doktora, matagal na po akong nagsasalamin. Mataas po ang grado ng mata ko. Mula pa noong bata dahil mahilig akong magbasa. Kahit madilim o nasa umaandar na sasakyan, ay may hawak po akong libro. May pag-asa pa po bang luminaw ang mata ko kahit mataas ang aking grado? Thanks and more power from Jill Abigail Ke ng Quezon City. Tanong ang tungkol sa mata at tingin, siya nang ang sasagutin. Pakinggan ang payo ni Dr. E sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV, Year 2. Hindi na po binabiopsi ng ating kapatid ang malaking bukol na nakita sa kanyang x-ray dahil ipinalagay niyang cancer na nga ito at nawala na po siya ng pag-asa. Hiling Galing sa TV, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo kasama si Chef Tristan, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa TV5. Hiling Galing. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan.
mga produktong organic ang sagot sa karamdaman, basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals, meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang Healing Galing Products, iyong laging tandaan. Nasa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyong healing, nasa iyong galing.